Naranasan ko din talagang mag-overtime dahil peak season namin sa office noon nung ako'y OFW pa sa Singapore. Ikaw ba nakaranas din ng overtime or talagang required sa work? Isa sa mga overtime pay na aking natanggap nung ako'y nagtatrabaho pa sa Singapore, naalala ko pa kung saan ito napunta. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Kung nasa isang group chat ka with your barkada at sila ay nag-ayaan ng mag-party-party lalo na kung Friday, pero eto ka, OT-OT dahil kailangan sa work mo ate, di ba? Ngayon, yung pag-o-overtime na yan ay dapat may kahihinatnan. May mga trabaho naman kasi talaga na kailangang mag-overtime. Now, that overtime ay mababaliwala lang kung ito ay, of course, number one, walang bayad. Pangalawa, kung may bayad man, pag kinita mo na, ito'y ginastos mo din. Pangatlo, pagkahalimbawa, nag-spend ka na nag-spend ng overtime, no pay na nga, hindi pa marirecognized. Sobrang kawawa naman. Ngayon, kung ikaw ay nag-overtime at binabayaran naman, paano mo ito mapalago? Dahil, remember po ah, may mga taong nag-overtime dahil sobrang sipag magtrabaho, but no one gets rich doing that. Except for those people na pati yung overtime pay nila ay ini-invest. Paano nga ba? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na! Halimbawa, ang reason mo kung bakit ka nag-overtime ay para kumita ka ng extrang income, mas maigi kung ito ay palaguin mo din. Paano? Let's say, in one day, may overtime pay ka na 20 pesos. Ngayon, yung 20 pesos mo na yan, itabi mo muna. And then, maaari mo itong ilagay sa isang mutual fund investment. Kung halimbawa, sa loob ng 10 taon, ginagawa mo yung pag-iipon or pag-i-invest ng 20 pesos every day dahil yan yung overtime pay mo at nilagay mo sa isang mutual fund na merong 12% average return compounded annually, ang magiging projected value niyan after 10 years ay 138,428. Ngayon, kung pinagpatuloy mo, sobrang loyal ka dyan sa work mo at palagi ka ding nag-overtime, yung 20 pesos na overtime pay mo every day nilalagay mo sa iyong mutual fund, then ang magiging projected value after 30 years ay 2 million. Diba? Ngayon, kung hindi lang naman 20 pesos ang overtime pay mo, meron kang 50 or 100 or 200, so ito po yung mga projected value ng pera na yan pagka inilagay mo sa isang mutual fund na may average return of 12%. So mahalaga na bawat overtime pay mo, ito ay inilalagay mo sa investment para mapalago mo siya. Katulad nung ginawa ko nung ako'y nasa Singapore pa. Isa lang ito sa mga overtime pay na nilagay ko sa aking mutual fund investment. Now, pag sinasabi kasi nating mutual fund, ang typical na portfolio ng isang mutual fund investment, especially if equity fund, ay yung mga malalaking kumpanya sa Pilipinas katulad ng mga ito. So, ibig sabihin, kahit na ikaw ay nag-overtime, mai-inspire ka dahil yung overtime pay mo ay pinapalago mo by investing it sa mga malalaking company and in the near future, ikaw din yung mag-i-enjoy dyan dahil maaari mo rin itong kunin, ibenta para ma-enjoy mo din ang mga overtime na iyong pinagpaguran. Kaya, overtime, invest. Then, huwag ka rin makalimot na kumurot.
para ma-enjoy mo din siya. Kung halimbawa naman, ang overtime pay mo sa isang araw ay umaabot sa 88 pesos a day or more, maaari mong ilagay sa Kaiser Ultimate Health Builder. Maiging option din ang Kaiser dahil 3-in-1 na ito. May investment, insurance, at lalong long-term healthcare. Dahil nag-o-overtime ka, malamang sa malamang, ang katawan mo ay napapagod. So, for sure in the future, babawi iyang katawan mo. Kaya mahalagang paghandaan mo yan. So, basic investment talaga ang Kaiser Ultimate Health Builder dahil covered na nito ang 3 important financial blocks. Kaya kung overtime ng overtime ka, at least at peace ka, lalo na kung may Kaiser ka dahil may investment ka na, may insurance ka na kung halimbawa may mangyaring masama sa'yo, may makukuha ang pamilya mo at meron kang long-term healthcare na magagamit mo kung ikaw ay matanda na at nag-expire na ang iyong katawan, wala ka ng energy to work, magagamit mo ito. At of course, ang investment na yung pera na nilalagay mo ay nagko-compound, nag-grow. So ito po ay maiging basic investments lalo na sa mga tao na overtime ng overtime. Kung nais mo pong matuto about this Kaiser Ultimate Health Builder, meron na po akong video na ginawa. Ang link ay nasa description box below. At kung ikaw ay nais nang mag-apply nitong basic na investment, Kaiser Ultimate Health Builder, ang link po ay nasa description box below na din. Kaya, ikaw na ang mag-decide kung saan mo ba ilalagay ang overtime pay mo. Maaring sa mutual fund na pure investment lang or sa Kaiser Ultimate Health Builder na may investment, insurance, plus long-term healthcare na din. So, you have to decide kung paano mo mapalago ang overtime pay mo. Knowing that, hindi mo kailangang habang buhay mag-overtime para lang kumita ng ekstrang pera. Dahil yaang overtime pay mo, pag lumago na ng lumago yan, aba, pwede ka nang magtayo ng sarili mong business or you will earn passive income out of the overtime pay na pinalago mo dahil nilagay mo ito sa mutual funds or sa stock market. Huwag mong sabihin na, sobrang liit lang naman ito eh. Huwag ko na lang itong i-invest. Gastos ko na lang to para naman ma-enjoy ko. Yes, kasi po, ang buong perang 1,000 piso, saan ba yan nagsimula? Paano ba yan mabubuo? Hindi yan mabubuo kung walang piso, di ba? So, maigi na kahit kapiranggot lang yung overtime pay mo, kung ito'y pinalago mo, dadami rin siya pagdating ng panahon. Basta tama lang ang pinaglalagyan mo niyan. Ngayon, kung nais mong matuto kung paano nga ba ang proper way of investing, maaari kitang turuan. Umaten ka po sa aking free live webinar every Tuesday and Friday, 8:30 p.m. Philippine time po yan. Or, pwede ka rin pumunta sa World Center Office sa Makati para doon sa actual na training or seminar para I can meet you personally at maturuan din kita and mag-guide on how to properly invest. And of course, you can grab a free copy of this book at my website at www.gsaal.net. By the way, mag-message lang po kayo sa aking Facebook Messenger kung nais nyong umaten sa aking free live webinar or kung gusto nyong pumunta sa office. Ang overtime mo ba may bayad? Kung wala, mag-comment down below ka na lang. Pag meron, of course, sundin mo ang video na ito. If you find this video informative, kindly share this video to your families and friends para sila din ay matuto kung paano mapalago ang overtime pay nila. Especially doon sa mga kakilala mo na nakukuba na sa kaka-overtime.
Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.